about the synopsis of the books of the Bible. And again, these are all information na napaka-importante po na matutunan po natin, because katulad nga na sinabi nating mahal na pastor last doon sa mga naka-attend doon sa ating pong revival at doon sa ating recall this, this lesson na binigay ni pastor para sa mga leaders of the home at yung mga sa mga tatay and even sa mga guardians, if you're able to attend the service ay at that session ay napakalaga na makuha niyo po ang mga informations po na ito, that because this will all help you. And even sa mga teachers, if you're Sunday school teachers, these are all big help para po sa atin pong mga ministers. All right, for a for a few minutes or sa atin pong nakatakdang oras para sa ating Sunday school, we will now proceed with the Book of Ruth. All right? Nasa Book of Ruth na po tayo. And I'm sorry, I would like to request everyone again to please stand. Let's just read this passage. I'm very sorry. I'll just read the verse na atin pong passage po sa Book of Ruth in Ruth chapter 1 verse number 16. Alright? At panandalian muna po tayong tatayo with respect to the Word of God. I forgot to read it to you. Ruth chapter 1 verse number 16 and verse number 17. Nasa Book of Ruth na po tayo. And I think matatapos po natin ito sa linggong itong Sunday na Sunday school time po natin ito. Alright? Because hindi naman po ganun kadami ang chapters po ng Ruth. At ilan lang po itong chapter na ito ng Book of Ruth. And this only have 4 chapters, but marami tayong makukuha dito, alright? Ruth chapter 1, verse number 16 and verse number 17, alright? Sabi ng Bible, "And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me." Muna sinabi ko sa inyo kanina lang, ay napaka-simple lamang po ng libro po na ito. But the Book of Ruth, the name Ruth, ay nag-appear po ito 12 times in this book. Dito po sa Book of Ruth, 12 times po natin siya makikita. And since the ancient times, it has been consistently used as the name of this book. And hindi po natin ganun makikita ang pangalan ni Ruth sa ibang Old Testament books, maliban lang sa Matthew chapter 1, verse number 5. Alright, from the other Old Testament books, hindi po natin siya makikita. Pero sa Book of Matthew chapter 1 verse number 5, masusumpungan po natin doon ang pangalan po ni Ruth. Let's try to read it in the Book of Matthew. You can just write it down at babasahin ko na lamang po. In Matthew chapter 1 verse number 5, "And Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse." So makikita natin nakasama sa genealogy ng Panginoon Jesucristo si Ruth. Alright? So, she is a Moabite. Okay? She is a Moabite. Si Ruth po ay isang Moabite, and she was married to a Hebrew husband na ang nagngangalang si Boaz. Okay? Ang pangalan po ng asawa ni Ruth ay si Boaz, hindi po Rico. Alright, dito na lang po. Sa panahon na lang natin yung si Rico. Alright? Sa panahon na lang natin si Rico. Alright, pero dito po sa Biblia, ang pangalan po ng asawa po ni Ruth ay si Boaz. Now, as far as the authorship and the date, now, alam niyo po, ito, bagamat maikling book lamang po ito sa Old Testament, pero it is considered as one of the loveliest literature dito po sa Biblia. Dahil ito po ay nagbibigay ng complete story sa buhay po ni Ruth. And also, but even though it is a lovely, one of considered to be one of the loveliest literature sa Biblia na naglalaman ng complete story, pero wala pong indication tayo dito, walang indikasyon na makikita po natin dito po sa libro po na ito kung sino po ang author.
Okay? Of course, I mean, don't get me wrong, brethren. The whole Bible, of course, the author is God. We all know that. Ang pinag-uusapan natin dito is the human author. Alright? Wala po tayong makikita na indikasyon kung sino po dito. Pero, makikita po natin dito sa book of Ruth na mimimention po dito na si Ruth ay si Boaz ay may anak na walang iba kundi si Obed. At si Obed po ay makikita naman po natin na si Obed po ang tatay po ni Jesse na siyang tatay ni David. Alright? You'll be able to read that in chapter 4, verse number 17 ng book of Ruth. Sabi po dyan sa verse number 17, And the women, her neighbors, gave it a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Alright? So, dyan po natin makikita yan. Yan po ang mga nabanggit dyan. Now, since, ito pong, kung kita nyo po, since si Samuel ay siya po yung nag-anoint. May kita nyo po na si Samuel, kilala mo na po natin lahat si Samuel. Si Samuel po ang nag-anoint kay David sa kanyang future kingship. Mababasa natin yan sa 1 Samuel 16, verse 6 to 13. And yan po ang, according to the Bible scholars, yan po ang most likely, he is the most likely candidate to be the author of the book of Ruth. Okay? Because the Jewish traditions ascribes the book of Ruth to Samuel. So, kung makakita nyo, noong nakaraan, meron din tayong pinag-usapan yung book of Judges na meron din kinalaman si Samuel. This time, sa kanya rin po ina-ascribe yung book of Ruth. Itong book of Ruth ay it would have been written during the end of, doon na po papalapit po sa katapusan ng buhay po ni Samuel. According to them, perhaps it is nasa kalagitnaan po ito ng paghahari ni King Saul. Okay, so during the time of King Saul, of course, nung inanoint po si David, ang hari pa naman po nun ay si King Saul. Alright, so that is probably around 1050 to 1010 BC. And before, sa kalagitnaan ng paghahari ni King Saul, and before na maging hari po si David ng Judah. Alright, so yung events dito po na makikita po natin sa Book of Ruth, ito po ay nangyari, lahat po ito ay nangyari during the time of the judges. And according to the Bible scholars as well, yung kapanahunan po, particularly kapanahunan during the time of judges, ay sa kapanahunan ng pagiging judge ni Gideon. Alright? So during the judgeship of Gideon, doon po nag-occur yung mga pangyayari or yung mga events na makikita po natin dito po sa Book of Ruth. Now, ang main purpose po, ito po yung main purpose ng Book of Ruth. The main purpose of the Book of Ruth is to show how a Gentile woman became one of the ancestors of Christ. Alright? To show how a Gentile woman became one of the ancestors of Christ. Yan po yung makikita po natin dyan. And again, sabi ko nga po sa inyo, napakaikli lamang po ito. Napakaikli lang na pag-aaral or details ay bibigay ko po sa inyo dito sa Book of Ruth. And ito pong Book of Ruth, just to give you a little bit of background facts ng Book of Ruth. Ang Book of Ruth po, it is the only Bible na wholly devoted sa babae. Okay? The Book of Ruth is the only book in the Bible that is wholly devoted to a woman. And the story, like I said, it took place during the time of the judges. And this was the time after the he is able to put down the Moabite oppression. Okay, nagkaroon ng time of peace between Israel and Moab. Okay? So, historical analysis. Ang makikita po natin na ma-background po ng analysis or synopsis ng book po na ito is that, in-outline po ito according to the history sa mga pangyayari. Okay? So, ang gagawin nating outlining dito, it was divided into six parts
At sa anim na part po na ito, dyan po natin makikita yung historical analysis. Meron po tayong gagawing synopsis of the book about kay Ruth tumutukoy, but also, there is also a historical analysis outlined sa book po na ito. Alright? So, anim po yan. Anim na part. The first part ng historical analysis is from chapter 1, verse 1 to 5, makikita natin dyan yung the sojourn in Moab. The sojourn in Moab. Okay, chapter 1, verse 1 to 5. The next part, the second part, is the sad return. Binigyan po siya ng title na the sad return home. The sad return home, chapter 1, verse 6 to 22. And then, sa third part naman po ng historical analysis based on the event, sa chapter 2, dyan po natin makikita that yung time na si Ruth, Ruth gleans in the fields of Boaz. Ruth gleans in the fields of Boaz. This is the time na si Ruth po ay nagtatrabaho para kay Boaz. And then sa fourth part po, from in chapter 4, verse number 13, dyan po natin makikita yung marriage ni Ruth kay Boaz. That is her marriage to Boaz. And the fifth part, chapter 4, verse 13 to 16, makikita naman po natin dyan yung the birth of her son, who is the grandfather of David. And yung binasa kanina po natin, chapter 4, verse 18 to 22, dyan po papasok yung the short genealogy of David. Makikita po natin dyan yung genealogy po ni David from chapter 18 to 22. Okay? So, yan po yung historical analysis na makikita po natin dito po sa book of Ruth. Also, ang kagandahan po sa features po ng libro po na ito, makikita po natin dito sa book of Ruth how love was magnified. Okay? Nagkaroon din po ng outline. Meron din po akong bibigay sa inyo generally detailed na outline ng book of Ruth about love being magnified. Okay? Love being magnified. Hinati po yan sa apat. Gusto ko po ibigay sa ito kasi maganda po ito eh. The first one ay tinatawag na love's resolve. Okay? Ito po yung outline that love is being magnified. Love magnified in the book of Ruth. The first one is love's resolve. Ano po yung tinutukoy dyan sa love's resolve po na yan? Yung Ruth's noble choice. Okay? Ito po yung Ruth, yung noble choice po ni Ruth na kung saan Ruth, being a faithful daughter, pinili niyang mag-cleave kay Naomi during her time of sorrow. Alright? During her time of sorrow. Hindi ko na po sa inyo didetalye yung istorya. I would just like to encourage you na magandang basahin niyo po yan at with your family at mapag-usapan niyo yung kwento na yun ni Ruth. The second, number one, love's resolve. Number two is the love's response. Okay? The love's response. Ito naman yung response ng pagmamahal. Okay? Ito po itumutukoy doon sa paninilbihan po ni Ruth. At it talks about Ruth's lowly service. Lowly service. So, makikita po natin dito that Ruth, as the Moabites, ay naging gleaner po siya. Yung sabi ko po sa inyo, nag-glean siya sa field ni Boaz. At siya po ay nagtrabaho, nag-glean siya, nagbiging Moabites gleaner siya just to respond doon po sa mga pangangailangan po ni Naomi. Okay? Pangangailangan po ni Naomi. Okay? Now, kung gusto niyo po makilala si Naomi, yung nandito po sa Biblia, hindi po si Naomi nakasakasama ni Ma'am Charity. Okay? Maliwanag po ba tayo dyan? Andito po siya. Okay. So, nililiwanag ko lang. Alright. Kanina may Ruth, asawa ni Moab. Ay, ni Boaz, hindi ni Rico. Ngayon, si Naomi, yung kasama po ni Ruth, hindi kasama ni Ma'am Charity. Okay? Okay? Maliwanag ba yan? Okay, good. Alright, next. Love's request. Number three. Number one, love's resolve.
Number two, love's response. And then number three, love's request. Ano naman po yung meron dito sa love's request? It talks about Ruth's tender appeal. Okay, Ruth's tender appeal. Makikita naman po natin dito si Ruth as the virtuous suppliant. Okay, Ruth, the virtuous suppliant, nag-appeal po siya to the chivalrous kinsman. Okay, so yan po yung makikita natin yan. Mababasa po natin yan. And then the last is the love's reward. The love's reward. Ano naman po yung naging reward ng pagmamahal para kay Ruth? Ito po yung Ruth's marital joys. Ruth's marital joys. Ruth, the beloved wife. Ang tinutukoy po dito is Ruth being the beloved wife and the mother's joys in the blissful consummation. Alright, so maganda po yan. Yung mga tinutukoy, kung makikita niyo po sa mga binanggit ko po sa inyo yan, lahat po yan sa buhay ni Ruth, makikita po natin dyan that love was magnified. Love was magnified. Alright? Now, pupunta na po tayo sa maigli lang po ito. Four chapters lamang po ito eh. Kaya nga sabi ko nga po, madali lang po natin itong matatapos ngayon. And, but I believe kung pag-aaralan niyo po ito, very interesting po itong libro na ito. At I encourage everyone na mabasa niyo po ito. Kasi kung yung iba nga nababasa niyo ng mahabaan, ito pa kaya. Alright, so basahin po natin ito. I'd like to encourage you to read this book. Synopsis of the book. Punta na po tayo sa pinaka main outline ng book. Kanina, yung outline na binigay ko po sa inyo, historical analysis po yun. Yung according to the events, pangyayari. This time, yung outline, main outline of the book na nakatukoy na po ito kay Ruth. Actually, halos parang kakontemporary po ito nung binigay ko sa inyong outline dun sa love being magnified. Okay? So, halos magkaparehas po ito. Pero, bibigyan ko lang po sa inyo in a different aspect. Apat lamang po ito. Four chapters po ito na nagsisimbolize ng four stages sa buhay po ni Ruth. Alright? The first two stages po na makikita po natin, yung 1 and 2 na babanggitin ko po sa inyo, it represents the decision of Ruth to follow then to serve God. Okay, ito po yung nagre-represent ng decision ni Ruth sa pagsunod at sa paglingkod sa Diyos. Number one is Ruth's decision. Ruth's decision. Tapos lagyan nyo po ng, kung kayo nag-outline at nagsusulat po kayo, pwede nyo lagyan nyo ng slash. Patung ang tinutukoy po dyan is renouncing. Ruth's decision. Her renouncing. And then the second part is Ruth's service. Her reaping. Okay? Ruth's service. Makikita po natin dyan. So again, that first two parts represent the decision to follow then to serve God. Now, the last two part naman po, ito naman po ay nagpapahayag, nagre-represent naman ng part ng Diyos sa buhay ni Ruth. Alright? Part ng Diyos sa buhay ni Ruth. The third is Ruth's rest. Kapahingahan ni Ruth. And then the fourth is Ruth's reward. Okay? Ruth's reward. So, yan naman po, sa last two part naman yan, makikita naman po natin dyan yung parte ng Diyos sa buhay ni Ruth. Yung first two part, yung ginawa ni Ruth sa pagsunod at sa paglingkod sa Diyos, and then the last two part naman ay yung part ng Diyos sa pagbabalik niya sa ginawa ni Ruth. Alright? Now, of course, hindi natin palilipasin. Actually, patapos na rin po ako dito. Napakaikli lamang po yun ito. Dito po na makikita po natin, dito po sa Book of Ruth naman, ang makikita po natin dito, ay hindi natin palalampasin ang pag-aaral natin sa Book of Ruth na hindi po natin hinahanap ang Panginoong Hesukristo. Alright? Again, sabi ko nga po sa inyo, in every book, we should learn how to find the Lord Jesus Christ. Alright? Because we believe that He is the central, the main theme of the Bible is about the Lord Jesus Christ. So saan natin makikita ang Panginoong Hesukristo dito? Makikita po natin ang Panginoong Hesukristo dito sa characteristic o sa katauhan ni Boaz. Alright? Si Boaz as the kinsman redeemer of Ruth. Okay? Christ is seen in the life of Boaz as the kinsman redeemer of Ruth. Hindi po yung kinsman, ha? Kinsman. Okay? So, Christ, of course, we all know that Christ is the true kinsman.
Okay? Because siya yung matalagang magre-reveal, magre-redeem, I'm sorry, siya yung magre-redeem sa lahat ng tao na makikita po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19. Doon natin makikita yung kapahayagan that Jesus Christ is the one who will really redeem all mankind. Overall, He has the only right, He has the only right, He has He had the right, He has the power and the will to redeem all people. And which in fact, makikita po natin Jesus Christ as the Redeemer, we all know that He gave Himself just to redeem us. So, saan natin makikita yan? Kumbaga, dito sa storya po, sa buhay po ni Ruth, ang naging kinsman redeemer po ni Ruth during this time ay walang iba po kundi si Boaz. So, makikita po natin na yung ginawa po ni Boaz for Ruth to redeem her is the same thing na nagpe-picture ng ginagawa ng Panginoon Jesucristo para po sa ating mga tao. Alright? So, yan po ang Panginoon Jesucristo. Diyan natin makikita ang Panginoon Jesucristo sa Book of Ruth. Alright? So, yan lang po actually. Again, makikita nyo po, apat lang po yan. Pag tinignan nyo sa Bible nyo, dito nga po actually, sa Bible ko, of course, halos 1, 2, 3, 4, 5 pages lang po ito. Ewan ko dyan sa Bible ninyo, magkakaiba tayo ng Bible. Makikita nyo kung ilan, ilang piraso lang ng pahina o ng papel ng Biblia nyo na sasakop dyan yung Book of Ruth. Eh, maliban lang kung naka super duper giant print kayo, siguro mga limang page, sampung buklat pa yan. Pero kung nasa normal font lang naman yan, makikita nyo, konti lang yan. So, interesting po, basahin po yan. Again, sabi ko nga po sa inyo, lalo na sa inyo mga young ladies, instead na kung ano-anong basahin nyo ng mga libro, basahin nyo yung Book of Ruth. Oh, magandang ano yan, magandang basahin yan para sa kababaihan. Sabi ko nga po sa inyo, the Book of Ruth is the only book in the Bible wholly devoted sa buhay ng isang babae. Bagamat marami tayong makikita, si Esther ay ano rin naman, may libro rin naman, pero not totally katulad siya ng Book of Ruth, na talagang yung Book of Esther may kinalaman pa sa history ng Israel. This time, ito talaga, may sadyang gusto lang ipakita ang Panginoon. Eh, sabi ko nga sa inyo, ang purpose mo ng book na ito is to show how a Gentile woman became part ng ancestors ng Panginoong Jesucristo. See? So, maganda yan. Magandang mabasa nyo po yan. Alright? So, again, sa lalo na sa mga nasa Team Fungus, pangka one of these days, ay patanong ko yan sa mga leader ninyong babae, papatanong ko yan kung kayo ay nagbabasa ng storya na yan. Alright? Well, now let's wrap it up. Sabi ko sa inyo, madalis lang tayo dito sa Book of Ruth eh. Ang pinakakabuuan po, of course, as far as the Bible scholars is concerned, and we will agree to what they've sa kanila pong pag-aaral that according to the Jewish tradition, again, ina-ascribe ang authorship ng Book of Ruth kay Samuel. Alright? Kung kailan po ito nangyari, yung Book of Ruth, yung mga events na nangyari during Gideon's judgeship. Okay, dyan po nag-occur yung event during the period of the judges. And sabi ko nga po sa inyo kanina, during the time sa kalagitnaan ng paghahari ni King Saul hanggang sa early reign ng ni David, ni King David. Diyan po natin makikita 'yan. All right? So, now the story as well, the book also has four chapters, and ang kagandahan po sa libro po na ito, because kung makikita nyo bakit isinama pa ito dito, because it has an important link to the messianic chain. Meron pong important link ang Book of Ruth to the messianic chain. Okay? Now, yung mga characters po na makikita po natin dito po sa Book of Ruth, which are important characters, nandiyan po si Elimelech, si Naomi, si Mahlon and Chilion, si Ruth, si Orpah, and si Boaz. Yan po yung mga people na included dito po sa Book of Ruth, that all of them ay meron pong may kinalaman sa mga pangyayari po sa Book of Ruth. Again, yan po ang Book of Ruth. Small book, but has important details. Bakit? May kinalaman to sa messianic chain.
May kinalaman ito sa ancestors ng Panginoon Jesucristo, sa messianic chain papunta sa Panginoon Jesucristo. And then makikita rin natin dito ang Book of Ruth, that Ruth is the only book that is wholly devoted sa buhay na isang babae. Alright? So again, maganda po ito. Mabasa po natin ito. That is the synopsis of the Book of Ruth. Next week, pupunta na po tayo sa Book of Samuel. Alright? I hope I've helped you with this information na ibinigay ko po sa inyo. Again, sabi ko nga po sa inyo, kung titingnan nyo, mamaikli lang yung libro. Unti lang yung binigay ko sa inyo, yung general details. Actually, malawak po ito eh. Hindi ko na lang po sa inyo binigay yung pinaka-detalyado. Okay, actually, maging magandang advance nga po ito sa mga inyo, mga nasa Bible student. If you're a BSIT, meron kayo netong, meron kayong nag-outline kayo nito. Makakatulong sa inyo to sa Bible survey. Kung hindi nyo pa ito nadaanan, at least matutulungan kayo ng teacher nyo, ibigay na lang nyo ito. Hindi na may isama ito, review na lang. Alright, and sa mga, yung Bible characters sa BFC yun, di ba? Higher, lower, first year, Bible characters, hindi, higher, di ba? I believe nasa higher level, lower, nasa lower level, yun pala yung teacher nasa likod. At least karagdagan ito, nasa first year daw, sabi ng first year BSIT. Alright, so, hindi niya alam Old Testament, New Testament. Alam, palagay ko bagsak ka sa midterm. Alright, so, I believe na tulungan po kayo ng mga details po na ito. And, let's not take these details for granted. Sabi ko nga, lalo na if you're a Sunday school teacher at kahit na kayo ay kayong mga leaders sa mga kababaihan sa Team Focus, I'd like to encourage you na idamay nyo ito, pag-aralan nyo ito at i-share nyo ito sa inyong grupo. Alright, so stand up please. Let's all stand up at tayo po ay mananalangin, and after this we will proceed with our program. Heavenly Father, thank you, O God, for this the details of the Book of Ruth that you have given to us. Thank you for giving us this information, and thank you for letting us know, O God, kung ano po ang nilalaman ng Book of Ruth, and paano po ito makakonect sa inyo, paano kaya namin dito makikita Panginoon Jesucristo. And thank you, O God, na at least Panginoon, alam po namin, somehow we now have the knowledge and the information kung ano po nilalaman ng Book of Ruth, and we will all understand the main purpose of the book, and that another information that will help us not to be confused kung ano man ang palalabasin ng Diablo, ng mga false teachers, Panginoon, ng mga maling katuruan sa libro po na ito. All the glory belongs to you, O God. Forgive us in all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. All right, again.